Madalas nakakita tayo ng mga high-tech at kakaibang mga sasakyan sa mga movie, palabas o action series lang. Yung tipong nagagawa lahat ng bagay ng mga magmamaneho nito gaya ng pwedeng lumipad sa himpapawid, pwedeng magamit sa dagat at magpalutang-lutang o di naman kaya umandar ng pabaliktad o patakilid. Well, ngayon panahon ay hindi na rin imposibleng magkaroon ng mga ganyang klaseng sasakyan sa totoong buhay. Lalo pat mas nagiging advanced na tayo sa lahat ng bagay. Ultimo, maging ang itsura at boses ng isang tao ay nagagaya na. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang bagong modelo na siguradong kabibili ba ng kahit na sino. Hindi lamang sa malawak na capacity nito, matipid kumonsumo at may malakas na takbo. Ito rin ay sobrang high-tech na, mga kaibigan. Ang bagong modelo na makikilala mo sa pagkakataong ito, at yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po din sa aking channel, baka naman gabigyan po ng link, subscribe button pati na ang notification bell para naman mapinalagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Madalas pinoproblema ng marami ngayon ang pagbaha, lalo na sa lungsod ng Manila. Dahil kadalasan ang mga sasakyan ang isa sa mga naaapektuhan kapag bumabaha, lalo na sa kalsada. Kaya naman sa video nito, ay pagkakataon mo na siguro upang makaligtas sa kahit anong baha man ang manalanta sa loob ng Kamaynilaan, syudad at sa kung saan lugar pa man. Dahil sa video nito ay makikilala mo ang isang bagong modelo na inilabas ngayon, hindi lamang magagamit sa aspalto, simentado, sa mga lupain, mababato at mabubundok. Ito rin ay kayang gamitin kahit pa sa tubig. Ang full-size SUV na tinatawag na BYD UA. Isa sa magiging malakas na kakumpetensya ng Toyota brand pagdating sa mga full-size SUV. Kaya ng Land Cruiser, Range Rover Defender, ng Ford Explorer, Nissan Patrol Royale at ng iba pang mga full-size SUV na narito sa bansa. Itong BYD U8, mga kaibigan, kung mapansinin sa external na datingan, medyo kawig na rin ng Range Rover Defender kung titingnan. May malaking kaha na aagaw sa atensyon ng karamihan. Maging ang external na appearance nito, mga kaibigan, gaya ng kakaibang mga ilaw na nasa harapan. Ang unanimous daytime running light LED signature stripe at may mga kasamang diamond element. Kasama ang LED type rin na class ng mga turn signal light indicator nito. Mas visible sa gabi lalo na sa madidilim kasi napakalawak ng visibility ang nagagawa ng malalaking sukat ng mga ilaw nito. Meron itong premium front powerful presence na radiator grille na nagbibigay dito ng napaka-eleganteng itsura. Yayamanin na appearance maging ang side-to-side profile ay binibigyang diin ng pagiging mamahaling tingnan. Meron itong premium alloy wheel mags body at tubeless tires ay malaking sukat at nakadisenyo sa kahit anong uri ng paggagamitan. May kabuo ang sukat ito na 275 by 50R22. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga high-tech na mga suspensions na kayang umadapt ng anumang kondisyon ng kalsada. Ito man ay matatarik, malalalim o may mga butas. Kaya naman kung mapapansin nyo sa video, mga kaibigan, idinadaan nila ito sa may mga lalalim na butas. Yung mga lugar na imposibleng madaanan ng mga ordinaryong sasakyan ay kaya nitong daanan. Ang bawat suspensions mula sa harap at likod ay nakakuha ng hydraulic power suspension system na may kasamang mga pneumatic type suspensions at automatic itong naia-adjust sa pamamagitan ng electronically power nito na kung saan mapapababaan o malolowered kung kinakailangan para mas mabalansi at mapabilis ang takbuhan at mapapataasan ng ground clearance sa oras na kinakailangan lalo na kung maidadaan ito sa malulubak o di naman kaya sa mapuputik o matutubig na kalsada. I-adjust din ito lalo na kung palulutangin mo na sa tubig. At sa mga hindi nakakalam, ang high-end na modelong ito ay sub-brand mula sa BYD Auto na mas affordable partner na kung saan narito na ang lahat ng mga kinakailangan mo. Ang BYD Auto ay ang naglalabas ng mga hybrid power na vehicle na kung saan mura lang ang halaga na nasa Pilipinas na ngayon. Kaya naman kung nandito na ito sa Philippine market, panigurado ay hindi rin ganun kataas ang magiging presyo nito. Bukod sa kakaibang estilo sa pangharap nito, kapansin-pansin rin ang tatlong nakaumbok sa upper front roof panel nito na parang air deflector. Ito ay ang mga radar nitong sasakyan. Kasi itong modelo ay napapalibutan ng maraming sensor for security at safety na rin sa buong paligid nito. Sa quarter panel naman, may makikita ka ring LED stripes na mga ilaw, mga ragdagang visibility nito. Ang kakaibang estilo nitong U8 ay tuloy-tuloy hanggang sa likod na bahagi. Sinamaan pa rin ng parehong signature LED combination lamp system
na may mga diamond element. At ilang mga LED tail lamp kasama ang brake light ay pinapanatili pa rin ang pinakamaliwanag na visibility nito sa madidilim. Pagdating sa interior, bubungad sa iyo ang marangyang estilo ng modelong ito dahil makikita ang naka-NEPA leatherwood trim cover sa bawat sidings. Maging sa kabuang interior base nito, kasama ang mga cover sa dashboard panels, ilang trim garnish sa may console, maging pati ang mga seat cover nito ay naka-NEPA cover na. Kaya naman mapipil mo kagad ang luxury presence habang nakasakay sa isang full-blooded SUV car na sobrang ganda. Ang bawat upuan nito ay mga automatic electric adjustable at foldable. Pwedeng itupi at i-adjust sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa mga control switch nito. Asama rin ang mga headrest na automatic adjustable na rin, kaya walang kahirap-hirap ang bawat arrangement nito. Kasama sa ilan pang internal specs nito ay ang pagkakaroon ng maraming connectivity, USB socket, mga power outlet, saksakan ng gadget na kung saan mas magiging convenient na rin talaga. Sinamaan ito ng maraming bottle and cup holder, mga armrest sa kada upuan, kasama ang compartment-based storage nito, mga console pocket at iba pang mga bulsa na lagayan ng mga gamit. Speaking sa connectivity at accessibility, itong modelo ay maraming entertainment sa loob na makikita at may magagandang infotainment system. Marami kang makikitang TV screen nito na sobrang lalaki pa. Meron sa harap at likod at sa magkabila ang dashboard panel na kung saan ay malilibang ang mga pasahero habang nakasakay at mas ma-enjoy ng bawat isa ang kanya-kanyang preference. May mga kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin ito. Kasama pa ang malaking touchscreen monitor sa center front console nito. Ang mahabang TV screen sa driver seats ay ang nagsisilbi na ring meter panel gauge nitong sasakyan para sa ilang impormasyon patungkol sa mga pagpapaandar nito. Bilang ang modernong sign na makikita mo dito, mga driving mood system na lumalabas, mga maintenance recommendation, notification at marami pang iba na para sa mas magandang readout ng driver. Sinamahan pa ito ng wireless charging pad para sa dalawang cellphone, kaya maging ang pasahero ay makakapag-charge na rin dito. Meron din itong naka-NEPA leather cover premium multifunctional steering wheel na kung saan yayamanin at napaka-elegant din ang dating. At halos lahat ng mga control switch ay narito na rin. Ang special pa sa features nitong bagong BYD Yangwang U8 ay ang pinaka-the best sa lahat na features nito, ang tinatawag na emergency floating function. Ayang lumutang ng modelong ito sa tubig ng hanggang sa kalahating oras at umandar na parang isang bangka o yate na hindi napapasukan ng tubig. Dahil fully sealed ang buong bahagi nito na kung saan protektado maging ang mahalagang mekanismo gaya ng baterya at makina. Kaya naman ang maganda dito ay siguradong mapapakinabangan ng marami sa atin, lalo na sa mga nag-aalala sa mga binabahang lugar sa syudad. Bukod pa dyan, ang isa pa sa pinakamagandang features ng modelong ito ay ang tinatawag na full 360 tank turn function na kung saan automatic mong mairo-rotate ang sasakyan sa pamamagitan lamang ng pag-ikot nito sa kung saan mismo ito nakaposisyon. Wala nang maneuver na gagawin o pag-aabala sa manubela nito, kundi ang switch control na lamang na kung saan automatic nang paggaganahin ang buong body nito upang umikot. Kung saan maging ang mga gulong nito ay kontrolado upang ang kabuang sasakyan ay umikot ang mas balanse ng pabilog. At pagdating naman sa makina, ito ay nilagyan ng 2.0-liter engine, 9-4-cylinder, 16-valve at may kasama pang turbo charging system. Isang sistema na nakatutulong para mas ma-boost ang kakayahan nito sa takbuhan at mapatipid din ang fuel consumption. Halimbawa, kung ang maximum speed ng 2.0-liter engine lang ay umaabot ng 160 to 170 km per hour, ito ay kaya pang mas mapataas o isagad ng hanggang sa 180 km per hour sa pamamagitan ng turbo charging system nito. Na kung saan ay gumagamit naman ng electric power o hybrid system sa makina sa tulong ng tinatawag na 4 permanent magnet synchronous motors nito. Isang sistema na nakatutulong din hindi lang para pagandahin ng bawat arangkada at makatipid ang consumption, kundi ito rin ay nagpapalakas ng power output at nagbibigay ng mas malinis na pag-andar. At dito nanggagaling ang pangkalahatang enerhiya nitong sasakyan
para gumana lahat ng sistema nito sa external at internal. Kasama na ang makina. Ang kakaiba nga lang sa modelong ito, sa ibang mga hybrid vehicle, mas mataas ang ginagamit nitong electricity power kumpara sa traditional petrol. Kasi ang purpose lang ng fuel nito, kaya kailangan pa rin sa modelong ito ay para sunugin sa loob ng makina upang dumami at makapag-produce pa ng maraming electricity power o enerhiya mula sa electricity. Kaya suma total, electronically powered vehicle na naklase ito na ikinumbine sa isang turbo petrol range extender ay talagang mas malakas-lakas nga ang magagawang performance nito. Sinamahan pa ito ng powertrain ng isang automatic type transmission na may iisang gear shifting. Imagine, iisang gear shifting lamang mga kaibigan na kung tutusin ay downgrade na sa karamihan. Pero kung sa hatawan naman ang pagbabasehan, ay nakakalamang naman daw talagang isang ito kung susubukan. Bagamat iisang gear shifting, ito ay naka 4-wheel drive pa rin na kayang gumawa ng 1,197 horsepower at 1,218 Nm ng torque. Kaya nitong tumakbo ng mahigit sa 124 miles per hour o katumbas ng 200 plus kilometer per hour. Mabilis kasi ang acceleration nito na tumatagal ng hanggang sa 3.2 seconds lang para makagawa ng 100 kilometer per hour na takbo. Ganyan kalakas ang modelong ito kahit may kalakihan, at ang hybrid sa engine ay sobrang mahalaga kasi ito ang nagdadala ng pangkalahatang enerhiya sa makina nito. Pati na rin sa ibang sistema. Kung tatanungin kung paano ito i-charge naman, meron itong foldable outlet na kasama na nakalagay sa compartment storage. Hindi matagal ang full charge nito. Sa loob ng 18 minutes ay kaya na nitong makapag-ipon ng enerhiya ng hanggang sa 80%. Kaya naman ang 20 minuto nito na pag-charge ay siguradong full charge na rin ang baterya nito. At may battery capacity ang modelong ito na 49.5 kilowatts at kayang ubusin o malobat sa loob ng 1,000 kilometer. Makakailang ulit ka munang magpapaikot-ikot ng kamay nilaan bago pa ito tuluyang malobat. Sabihin na natin kayang bumiyahe ng Manila to Bicol ng walang hintuan at hindi nalulobat. Pagdating naman sa fuel tank nito, ito ay may 75 liter petrol tank na full tank na may estimated fuel consumption na 15 to 18 kilometer per liter. Meron itong wheel and tires na naka-alloy at tubeless tires na rin na may kabuuang sukat na 275x50R22. Inabalutan nito ang magagandang klase ng braking system sa front and rear, parehong mga naka-ventilated disc type na klase na kung saan ang ganitong mga braking system ay talagang mas makakapit. Marami din itong mga safety features mga kaibigan na nakapaloob sa modelong ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng lane departure warning system. Nagbibigay ito ng alerto o warning sa driver kung sakaling hindi mapanatili ng driver sa loob ng traveling lane itong sasakyan. Nagbibigay dito ng paalala para maiwasan ang makasagi o makabangga ng mga kasabayang biglang nag-overtaking. Nilagyan pa ito ng adaptive cruise control system na nagpapagaang sa bawat biyahe, matatrapik o malalayong lugar. Dahil gaya ng sistemang ito, gayahin ang galaw at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal nito. Kapag na-sense ng radar ang mga sasakyan na nasa unahan, ay kusa itong gagalaw alinsunod sa galaw, takbo at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan natin. Sinamahan pa ito ng front collision warning, isang sistema na nagbipigil sa anumang banggaan o pagkabangga, lalo na sa mga biglaang humihinto na sasakyan sa harapan. Sinamahan pa ito ng blind spot warning na makikita sa side mirror nito, isang sign para maiwasan ng anumang pagkasagi o pagkabangga sa mga kasabayan sa kalsada. Sinamahan pa ito ng all-round parking sensors na kung saan namomonitor nito ang kabuuang paligid ng sasakyan once na tayo ay magpapark na. Sinusuportahan nito ang bawat pag-atras, pag-abante ng sasakyan upang nang sa ganun ay walang mabangga at maatrasan pa. Meron itong 360 degree camera upang makita ng malawak ang buong paligid nitong sasakyan, at upang ligtas na rin para sa mga debris na masasagi, mababangga at maaatasan. Meron din itong rear cross traffic alert, pangkaligtasan din lalo na sa mga pagpapaatras. Bukod pa dyan, meron din itong hill start assist at downhill assist,
para naman sa mga akyating kalsada o di naman kaya sa mga pababang kondisyon ng kalsada. Sinamaan pa ito ng traction control system na magagamit mo naman sa oras na nagpapaandar sa mga malulubak na parte ng lugar. Tipong mabubundok. Sinusuportahan nito ang bawat pag-andar o pag-ikot ng mga gulong upang nang sa ganun ay maiwasan na rin ang pagkawala sa balanse ng pag-andar ng sasakyan sa mga ganong kondisyon na kung saan nagdudulot ang pagbaliktad nito kung minsan. Sinamahan pa ito ng vehicle stability control para ma-maintain ang stability ng pagdadrive lalo na sa off-road ride maging pati sa mga pakurbada. At pangkaragdagang safety features na rin sa braking system at paggamit ng brake ay ang pagkakaroon nito ng anti-lock braking system kasamang electronic brake force distribution at ng brake assist. Ang ilan pang mga basic safety features nito gaya ng mga seat belt na automatic na rin. Nilagyan ng maraming airbag mula sa harap at likod at sa bawat gilid nito para ligtas ang mga pasahero maging ang driver nito. Kasamang front and side impact beams, crash sensor, at marami pang iba. Itong bagong full-size SUV mga kaibigan ay mayroon na ring malawak na compartment storage sa likuran na kung saan automatic na ring nagbubukas ang lift gate nito sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng isang paa nito na itatapat mo sa puwetan ay automatic nang tataas ang pintuan nito sa likuran. Maraming kakasya na bagahe sa loob at marami ka ring mailalagay dito. Meron itong 7 seating ang capacity at sinamahan pa ito ng moonroof. Yung tipong pwede mong buksan ang taas nito para makalanghap ng sariwang hangin at makita mo ang kagandahan ng buong paligid habang nakadungaw sa itaas. Pagdating naman sa security, meron itong power door lock, central locking, anti-theft device at anti-theft alarm. Sinamahan pa ito ng engine immobilizer system at the keyless entry na rin. Kaya hindi basta-bastang papasukin o makakarnap ng kahit na sino magpapagana dito. Ang kabuang sukat nitong sasakyan ay halos kasing laki lamang ng Land Cruiser sa Pilipinas. Meron itong haba na 5.3 meters. May taas ito na 193 cm at lapad na 205 cm. Meron itong wheelbase size na 305 cm at ground clearance na tumataas pa kasi adjustable ang mga suspensions nito. Meron itong kabuang bigat na 3,460 kg. Ang modelong ito ay mula sa BYD Auto na nanggaling naman sa bansang China. At nagkakahalaga ito sa estimated price na 5 million pesos. Ito ay hindi pa opisyal dahil pwede pa itong tumaas o kaya naman bumaba kung sakaling narito na ito dito sa bansa. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, baka naman pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa baba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta. Matakilig at nagabang palagi sa mga video na in-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po tumaklik subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katulong na katulong sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan o pa nang sa ganun. Masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!